Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin itong kumakalat ngayon na bago na naman pong co-host sa 8 Bulaga, mga kaldab, na si Beauty Gonzales, mga kaldab. Well, sino nga po ba ito? Ano na naman po ba ang taktika na ginagawa ng 8 Bulaga para kumbaga pandagdag na naman? Ito yung sinasabi natin na halatang kulang na kulang sa budget, mga kaldab. Kasi ito, hindi ko naman po sa minamaliit si Beauty Gonzales. Hindi naman siya masyado popular pagdating po sa telebisyon, although siguro sa social media, pero never po ito sigurong nakagawa ng mga pelikula o nakagawa ng mga masabi natin na ano, mga kaldab, na ito ang punto ko rito, mga kaldab. Kaya niya po bang iangat ang 8 Bulaga sa pagtaas ng ratings o sa pagdami ng viewers? Yun po yung pinapoint natin, mga kaldab. Kasi napakarami nga pong artista, sinasabi nga po ng GMA o ng ibang mga netizen na bakit hindi daw po kumuha ng ibang artista ang 8 Bulaga na masasabi natin bigatin galing po mismo sa Sparkle Artist Center. Pero sa tingin ko, mga kaldab, hindi po yun gusto ng GM ng 8 Bulaga, dahil pag kumuha nga po doon, siguro medyo kapag kilalang kilala ay mataas po talaga yung talent fee. Isa po siguro ito, mga kaldab, na kinukuha po nila yung mababa lang po talaga yung talent fee. Real talk, mga kaldab. Although sabihin na natin na kapos na kapos po talaga sa budget ngayon ang 8 Bulaga. Well, sa punto na yan, mga kaldab, kayo na po bahala magkomento. Kayo na po bahala magbigay ng update patungkol po sa babaeng yan. Ako, mga kaldab, sabi ko nga lang po sa inyo, pinag-uusapan po siya. Yung mga ganyan naman po, hindi naman po natin dire-research po yan. Basta tayo, pang-Aldab Nation lang naman po eh. Di po ba? Lalong-lalo na nga po pagdating kila Main Polkerson at Richard Polkerson Jr. Sabi ko nga at lagi kong ina-update, tignan nyo po, walang ganap kila Bengay at kay Tisoy nung nasa Singapore. Pero ngayon po, panay-panay ang post ng real life couple. Doon pa lang, panalo na tayo eh. Di po ba? Doon pa lang, malalaman yun eh. Na, kumbaga, malaki yung pagkakaiba ni Congressman Spotted at ni Richard Polkerson. Kaya lang yung simpleng post lang na nagpapahiwatig. Samantalang itong si Congressman Spotted, panay po pagpababango at kumbaga, ito nga sinasabi ko, mga kaldab, sikat na sikat na nga po si Congressman Spotted sa District 1 ng Quezon City. Kaya etchapera na nga po ang mga main fanatics at mga army. Totoo po yan, mga kaldab, dahil never na nga pong pag-uusapan. Nakakalungkot lang po dahil pagkatapos nilang bigyan, tulungan, wala na. Ang dami pong reporter ngayon laging na kila Congressman Spotted, pero yung binabalita nga po nila iba po kaysa sa hinihingi po ng mga army at main fanatics. Para saan nga po ba yung army? Real talk, mga kaldab, di po ba para kay sa dalawa? Kung ipopost niya po puro taga Quezon City, taga District 1, anong saysay nun? Di po ba? Real talk, mga kaldab, kaya po yung ibang army nauumay na. Parang sinasabi nga po nila sa social media na ibang-iba na nga po raw ngayon ang nangyayari kila Ibiang at kay Congressman Spotted. Totoo naman po, mga kaldab, real talk, totoo naman po, malaki po ang pagbabago ngayon nila Congressman Spotted, Ibiang at ibang mga sabing sumusuporta sa mga army. Ngayon wala na po, isa-isa na nga po silang naglaglagan. Ang pinopoint ko rito, isa-isa na po silang naglalaho. Yung dating nagbibigay lagi ng update sa mga Armin, yung laging nagpo-post patungkol po kay Congressman Spotted, wala na.
yung gumagawa na lang po raw ng mga edited video. Eh, ito na lang daw po yung mga kakuntsaba ni Marjuso. Pati si Marjuso na nga puro, mga kaldab, eh, hindi na nga puro pinapansin ni Ibyang. Patunay lang yan, natapos na nga po ang sarsuela. Kung hindi na nga po pinapansin ni Ibyang si Marjuso, ano pang saysay ng mga Armin? Wala na nga pong ganap, kahit po may mga interview na nagaganap kay Ibyang, kay Ogie Diaz, eh iba na nga po yung pinag-uusapan nila. Nawala na po yung dating kilig na kapag ini-interview si Ibyang, eh banggit ng pangalan ni Congressman Espated. Tapos ngayon, kung titignan ninyo mga kaldab, may ibang mga website na nakikita ko sa kanilang article na gusto nga po talaga nilang itanong ang status ngayon nila Congressman Espated at ni Mengay, pero hindi daw po sila sinasagot ni Congressman Espated, at sinasabi niyang private na nga lang daw po ang relasyon nila. Ibig sabihin nun mga kaaldab, kasi pag sinabing private, hindi mo na pwedeng pakialaman, dahil kumbaga sila na nga lang po yung kailangan magka, yung tipong tinatago na po talaga nila sa social media. Ibig sabihin nun mga kaaldab, eh wala na. Tapos yung kay Ibyang mga kaaldab, na nasaan na yung sinasabing mga anak, maglalaro, kasala, nasaan na? Real talk mga kaaldab, nasaan na? Bakit wala po siyang bigay ng update? Bakit wala po siyang bigay ng pasasalamat man lang, ihingi ng salamat kay Mengay, etc. etc. Wala po eh. Real talk mga kaaldab, wala. Kaya nga po ulitin ko, marami na po ngayon nagdududa at nagtataka na bakit nga po raw ngayon wala nang update kay Ibyang, wala na rin pong ganap kay Congressman Espated. Pagkatapos po daw ng lahat-lahat, eh bigla na lang daw po nilang iniwan sa area mga Armin. Real talk to mga kaldab, kahit tignan nyo po sa social media, kahit po yung mga post ni Congressman Espated sa kanyang Instagram, Twitter, ganun din po kay Ibyang. Tignan nyo po mga kaldab, para maging fair din po, lalo na po sa mga dumadalaw lang po sa channel natin, mga main fanatics at Armin, tanggapin nyo na lang po yung katotohanan na ginamit lang po talaga kayo nila Congressman Espated at ni Ibyang, dahil kung gugustuhin po nila, eto na nga po yung masasabi natin. At yung mga kumakalat ay puro edited video at picture lang po yun, dahil sinasabi nga po ni Congressman Espated na ayaw na nga po niyang pag-uusapan pa po ang relasyon nila ni Mengay.